Hey guys, what's up? What's up? Magandang gabi. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga katropang ka-riders. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga katropang kalikotero dyan. It's me again guys, kalikotero mekaniko. So ngayong gabi guys, pag-uusapan natin yung proper installation ng piston rings at yung function ng bawat ring sa ating motorsiklo. So nakikita nyo dyan guys, meron tayong piston rings, piston, or tinatawag na piston set. Kaya siya tinawag na piston set, kumpleto na siya, piston with piston rings. Kaya tinawag siyang piston set. So, ano ba ang dahilan guys kung bakit tayo nagpapalit ng piston set or piston ring? Isa sa dahilan niyan guys, mausok na ating motorsiklo, yung makina ng ating motorsiklo, yung nagkukos na siya ng white na usok. So, kailangan natin siyang palitan ng piston ring. And then, yung isa pa guys, yung nagkakaroon na siya ng loss compression. Loss compression ng ating makina. Kasi ang piston ring guys, pagka medyo malaw na yung gap niyan, yan, nagkakaroon na siya ng loss compression na siya. Isa yung dahilan yun guys. At isang dahilan pa rin yung sa close compression is yung meron ng singaw sa barbula. Pero sa ngayon guys, piston ring muna tayo, pag-usapan natin. So yun nga guys, kaya tayo nagpapalit ng piston ring is nag-uusok na yung ating motorsiklo and then loss compression na siya. Wala na siyang compression. So ganito guys, pagka isaksak natin sa block to guys, makikita natin siyang good pa or hindi na once na nakasaksak sa ating block. Wait lang guys, saksak natin, lagyan natin sa ating block. Guys, yun, nakikita nyo yung gap nyo guys, halos gapapil lang yan. Gapapil lang. Pero pag ang piston ring mo is lumampas na dyan or I think mga nasa 0.004 millimeter yata yun guys, pero hindi ko masyadong recall. Pero pag medyo malaki na yung gap nyo guys, so kailangan na nating palitan yung ating piston ring kasi magkukos na ng oil leaks yan. Tatagas na lang is yan guys. So, tataas ating puntang combustion. So, doon siya nagkakaroon ng nagkukos ng usok yung ating motorsiklo. So, paliwanag ko na rin sa inyo guys. O bigyan ko na rin kayo ng kunting knowledge about sa ating piston ring. So, ito guys, kung makikita natin, ito, piston rings. Piston rings siya. Pero, yung bawat isa niyan guys is may bawat function siya and yung meron siyang kung saan dapat siya nakaposisyon. And then itong ito guys, itong dalawa na to, yan, medyo makapal, ito yung tinatawag na compression ring. Yan. And then ito guys, yung dalawang manipis. Ito. Ito yung tinatawag na oil ring. Or oil control ring. Yan. And then, ito expander ring or yung sa spacer ng oil ring natin. So, dito guys, sa dalawang compression ring, meron din yung tinatawag na top compression ring. And, yung isa, the second one is second compression ring. Yung sa may top compression ring guys, yung nilalagay dito sa piston ring, yung pinakataas. Yan. Ito yung top compression ring is yung smooth lang yung edge niya, yung kantuan niya guys, hindi siya matalim. Yan yung paratandaan na siya yung top compression ring. Yan guys. At saka ang function nito guys is yung siya yung mga bibigay ng signal sa ating combustion kung mayroon na ba siyang loss compression. Yan guys, so pagka malog na yung gap niyan guys, ito
Yan, pag maluwag na yan, yun guys, nagkakaroon na rin ng loss compression yung ating motorsiklo. Yun guys, yung sa top compression natin. And the second one is ito guys. Yan, second compression ring. Ito, karamihan sa color nito guys is black. And then, ito guys sa may top, yung para siyang stainless. Pero ang pinakalabas na matandaan yun guys, ito. Yung sa second compression ring is matalim, matalas yung mga edge niya. And pagka kinaskas mo sa koko mo, is matalas. And guys, ang function nito guys, or yung trabaho niya ito guys is, siya yung nagsisilbing wiper, oil wiper. Yung, siya yung naglilinis, o yung nagwa-wipe ng mga excess oil no sa ating cylinder walling. Siya yung nagwa-wipe guys para hindi tumaas sa ating combustion yung langis. Pero pagka may gap, maluwang na rin yung gap niyan guys, ito, yan, hindi na niya na, kumbaga, hindi na rin niya na wa-wipe, or hindi na niya masyadong nalilinis yung mga excess oil. So, nagkakaroon na rin siya ng oil leaks, kaya nagproduce na rin siya ng pagkaosok ng ating motorsiklo. Yun guys, yung function nito, ito guys, yung dalawa, itong oil ring and oil. So, guys, lumabo yung ating camera. Medyo lumabo. Yan. Ito guys, yung dalawang manipis, kahit baliktaran yan, pareho lang naman yung size niyan, pareho manipis. This yung oil control ring or yung oil ring. Ito guys. Siya yung nagko-control ng langis. Hindi na lumalabas ito guys. Nakita nyo ito guys. Sa piston natin may mga butas-butas. Yan. Dito lumalabas yung mga langis para ma-supply niya or ma-rubricate itong piston skirt na to or yung ating cylinder walling. Yun guys, kaya meron siyang butas-butas and then ito yung nagko-control sa langis sa paglabas para ma-lubricate yung pan natin, ito nga yung piston skirt at saka yung cylinder walling. Ito guys, and then ito naman guys, ito yung tinatawag expander ring. Yan, or pwede rin siyang spacer nitong oil control ring. Yan, then mga position nito guys is mayroon yung tinatawag na standard installation or yung clacking installation. Or para sa akin yan guys, yung clacking installation is pinaka the best na tawag sa para sa akin yung guys is yung compass. Di ba sa compass guys, mayroon tayong tinatawag na north, south, west, east, northwest, southwest and northeast. So parang sa para sa akin guys, mas appropriate na tawag doon yung guys kaysa clocking installation. So papakita ko sa inyo guys kung paano yung patterning. So gawa lang tayong pattern. Kita ba sa bullpen guys? Yan, kita naman guys. So for example guys, ito yung piston ring natin. So dito yung piston pin. Yan. Dito yung let's say exhaust. Then intake. Yan. Kaya ako siya tinawag na kon guys na para sa akin guys yung tinatawag na compass, kasi kung pagbabasihan mo sa compass yan guys is di ba pagka sa compass is meron siyang north, east, west, south. Pero pasensya na kayo guys kasi hindi ko masyadong kabisado kung ano yung north, east, south dyan. Kasi bobo ako sa kan sa araling panlipunan. So, yun guys. And then, may tinatawag na east-west o south-east. Then, north-west. And then,
north south. Yan guys. So yun dito guys, dito yung gap ng ating top compression ring dito. Yung gap, nakikita nyo ba guys? Focus natin kunti guys. Ito guys, yung gap top compression natin. And din ito guys, yung gap ng yung second compression natin. Second compression ring. And guys, and din dito guys, sa may S, dito. Dito yung gap ng gap of expander. Dito guys, sa north south, dito sa north south, ito yung gap ng gap of top all ring. Dito guys, ito yung gap of bottom all ring. Yan yung tinatawag nila guys na clocking installation. Pero para sa akin guys, mas appropriate na tawag ko dyan is yung compass. Compass type installation. Kasi pag tinawag na clocking device, clocking installation guys is tinawag na 12 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock. Yun, para sa akin guys, yun yung clocking installation. Kaso, hindi siya nakatapat sa mga ganun, exact na oras. So, para sa akin, yung tinatawag kong compass. Compass type installation. So, yun guys. So, ganun yung pag-installation ng tinatawag ng clocking installation. Meron din yung tinatawag ng standard installation guys. Yung sa standard installation lang naman kasi guys is yung hindi ka magtatapat ng gap nito sa dito sa piston set, sa may pin piston niya. Hindi dapat, hindi mo siya matapatan ng piston gap. Yun yung sa mga standard installation ng piston. So dito tayo guys sa may clock installation or sa compass type installation. So kung yakabit natin dito guys sa ating piston ring. Yan. Ito yung intake. Yan. So, tanda natin ito guys. Yan. Para yung timer ito. Yan guys. So, una natin guys. Unahin natin kakabit yung top compression ring or yung smooth yung edge nya. Yan. Yung smooth yung edge nya. Ayos natin kunti yung camera guys. Yan, yun ang unahin natin na ikakabit. So, dito guys. Yan. Paikot lang natin. Guys, nakita nyo guys, yung gap nya, yan, dito nakatapat. The second one is yung second compression ring. Yung color black, or yung matalim yung edge nya. Yan, matalim. So, ito lang ilagay. Sa pagkakabit guys, dapat dahan-dahan lang yung pagkakabit para hindi siya ma-worn out or yung masyadong lumuwang yung gap niya.
guys. Yan, nakita niya yung gap niya. Nakatapat dito. And sa next na pagkakabit, guys, yung expander. Yung expander natin dito sa ito. Sa mismong tapat ng yan. Tapat ng marking intake. Sa pagkuha ng kwan, guys, ng itong expander, dapat, guys, hindi siya magkapatong. Yan. So, hindi naman siya magpapatong talaga kasi medyo maliit yung mga space niya. Hindi naman siya magkapatong. Dapat nakaganyan, guys. So, ilagay natin. Mas madali kasi ikabit to, guys, kaysa uunahin mo yung manipis, yung dalawang control ring. So yun, guys, nakita nyo. Yun. Ito yung kanya. Yung duktungan niya. Then, ito. Sa, unahin natin yung sa bottom. May pang-ilalim na oil control ring. Oil control ring is dito. Yung gap niya. And the last is yung ay na yan, guys, sa may kwan pala yan, yung top compression ring. So ilipat natin, sorry, top oil ring. So dito yan, guys. And the last one is yung ito, guys, bottom oil ring or control ring. Yan siya na, guys. Medyo pawala-wala yung kwan. Parang lumalayo yung piston ring sa kwan. Yun, guys. Dali. Focus natin kunti. Yun. Ito, guys, dito yung dito nakatapat yung gap ng top compression ring. Kita nyo, guys. Then dito naman nakatapat yung gap nung sa may second compression ring. And then ito, guys, yung duktungan ng expander. Ito, napansin nyo yung duktungan ng expander ring. Yan. Dito sa mismong tapat ng marking ng intake. Yan. And then yung ito, guys. Ito. Yan. So may top. Yung gap ng top ng control ring or oil ring dito nakatapat. Yan, guys. Tapos yung bottom. Yung bottom control bottom oil control ring, ito siya nakatapat. So yun, guys, ganito yung pag-install or pagkakabit ng piston ring sa tinatawag na clocking installation or para sa akin compass type installation. So pagkakabit natin sa block, guys, nito. So guys, titingnan nyo lang, guys, kung dapat ito, guys, nakatapat kasi may nakasulat naman yan, guys, so hindi kayo malilito. May intake tsaka mayroon
ha, exhaust, o kaya pag wala nakasulat guys, mas makaramihan dito, mas malapad dito yung ukit nya or uka nya. Yan. Pero halos karamihan guys meron na katulad na intake or exhaust. So pagka pinapit natin guys, ganyan mo lang, then pipress mo lang dito. Yan, pag nasa mismong motorsiklo na. Yan. So, yun guys. Nakita nyo guys. Gawin lang guys, kasimple mag install ng piston ring at piston set sa ating motorsiklo. Kung nagustuhan nyo guys itong video na to, palike na lang guys, and then pasubscribe sa ating YouTube channel, Kalikotirong Mekaniko, and then click the notification bell para po ma-update kayo sa mga video yung ilalabas ko guys. Maraming salamat po at magandang gabi, and then God bless po sa inyong lahat.